Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, siya nga ba ang isa sa the one to beat dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo, syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines pa rin tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman excited na sa darating na coronation night ng Miss Universe Philippines. At guys, aminin man natin o hindi, talagang papalapit na tayo ng papalapit sa exciting moment at nakikita na natin kung sino nga ba yung mga kandidata talaga na palaban sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, may mga ilang kandidata dyan na tahimik lang pero grabe ha, bumubulaga ng bonggam-bongga. Ito yung mga tinatawag natin silent killer sa competition. Isa nga dito sa mga tinuturing kong silent killer sa competition na to ay wala nang iba kundi si Angeline Manto ng Pampanga. Yes! Angeline Manto. Ako para sa akin si Angeline Manto, kapag titignan ko siya, para siyang younger version look ni Evangeline Pascual, ang ating Miss World first runner-up noon. Pero sa Miss World yon. So, siya talaga yung nakikita kong younger version. Parang siya yung bagong generation na Evangeline Pascual. Sa mga interview ni Angeline Manto, ay natutuwa naman ako kasi parang, alam mo yon, makikita mo sa kanya yung pagiging bubbly niya, makikita mo na talagang paluban talaga tong girl na to, at iba talaga yung pinapakita niya. Saka iba din siya sa pictures, no? Kapag tinignan mo yung mga pictures niya, parang medyo kulang sa makeup, kulang sa styling, yung mga ganon. Pero kapag nakita mo naman siya sa video, talaga makikita mo naman, palaban naman ang bakla. Talaga, alam mo, kuda kung kuda. Isa to sa mga maganda kay Angeline Manto, eh. Yung magaling din yung kanyang communication skills at kaya talagang sumagot, di ba? So, yan ang importante sa isang babae na lumalaban sa Miss Universe Philippines, marunong magsalita. Kasi aanuhin mo naman yung magaling ka lang sa, ano tawag dito? Magaling ka lang sa performance or magaling ka lang sa, tawag dito, sa pasarela. Pero, wala ka namang ibubuga pagdating sa Q&A, edi talo ka din nun, di ba? Dapat balance siya. Magaling ka sa performance level at syempre, magaling ka pagdating sa Q&A para mabuo mo talaga yung tinatawag na isang empowered woman, yung parang Miss Universe talaga. At higit sa lahat, syempre, yung confident mo, ayun yung importante. At ayan ang nakita natin na meron si Angeline Manto. Buo ang kanyang kumpiyansa pagdating sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Naniniwala siya na maraming magaganda at magagaling, pero naniniwala siya sa sarili niya. Yung talaga yung mararamdaman mo sa kanya, yung believe niya sa sarili niya. Sa simula pa lang ng laban, isa na tong maingay na pangalan si Angeline Manto eh. Pero unti-unti parang biglang nanahimik. Tapos ngayon, pag napapanood mo yung mga interview niya, parang wow, nakakaloka. At hindi lang yun, bumubulaga talaga siya sa atin ng bonggam-bongga. Kasi kung papansinin mo, doon sa first challenge nila sa photoshoot challenge, isa siya sa mga napili, o di ba? Saka sinong mag-aakala na isa siya sa mga glam shoot talaga na masasabi mo bongga? So ibig sabihin, malaki ang suporta na nakukuha ni Angeline sa mga tao. So naniniwala sa kakayahan na meron siya, naniniwala na kaya ni Angeline ipanalo ang competition. So isa 'yun sa mga nakita ko kay Angeline Manto na parang wow. Malaki ang suporta niya sa mga Filipino people, di ba? So, ibig sabihin, kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines kasi maraming naniniwala sa kanya. So, yun. So, yan yung aabangan natin sa laban ni Angeline Manto dito. So, isa siya sa mga nanggugulat talaga na kandidata. Kung comm skills, tulad niya na sinabi ko, wala tayong pag-uusapan, panalo ang kanyang comm skills and body. Ay, nako, nakita niyo ba yung latest pictures niya doon sa
sa swimsuit competition nila, sa swimsuit challenge nila, isa siya sa mga masasabi ko, ang ganda ng posing. Para siyang model ng White Castle, di ba? So, parang kulang na lang doon sa photos niya, kabayo, and then, papunta na siya sa White Castle. Pwede siyang makuha ng Miss Ginebra, or Miss Tanway, or Miss San Miguel, di ba? Dito sa photoshoot niya. At talagang masasabi ko, wow, ang ganda talaga ng photos. Ang sexy niyang tignan, di ba? Hindi mo masasabi na pang-beauty queen, pero masasabi mo na kung modeling ang kinukuha nila, talagang masasabi mo, wow, eto pwede si Angeline Manto, di ba? So, yon. So, yun yung meron si Angeline, yung kumpiyansa niya talaga na alam niya ang gagawin niya sa competition na to at kaya niya talagang lumaban. And then, tulad nga na sinabi ko, kung beauty, hindi mo masasabi na isa siya sa mga pinakamaganda, pero isa siya sa mga masasabi mong makarisma, di ba? So, yun yung meron siya. Meron kasi siyang appeal. Meron siyang tinatawag na Filipina beauty, Oriental beauty na hindi naman kailangan talaga maging maganda eh. Ang kailangan mo dito, maging kumpiyansa ka sa kulay mo, maging kumpiyansa ka sa ganda na meron ka. Yun yung importante. At ayun ang meron si Angeline Manto, kaya lalo siyang gumaganda. And then, advocacy. Nakakatuwa kasi she's a confident na i-promote yung kanyang advocacy. Ito nga yung mental health. Alam natin na marami na nag-a-advocate ng mga ganito, pero kasi siya kasi alam niya kung ano at paano niya sasabihin yung kanyang advocacy. Kaya madali sa kanya na ipresento. Kasi alam niya mismo kung paano niya i-deliver, paano niya ipapaliwanag. Kaya panalo, kung papakinggan mo, wow, mapapabilib ka talaga sa kanya. At yun naman yung importante, yung makonvince mo yung mga taong nakikinig sa'yo. Maaaring yung kanyang advocacy sa very common, pero kasi tulad nga na sinabi ko, yung convincing power niya nando doon. Kaya sabi ko, iba din talaga yung atake ni Angeline Manto sa competition na to eh. Iba yung galawan na ipinapakita niya at nararamdaman ko na talagang papalo din to sa competition ng Miss Universe Philippines. Isa si Angeline Manto na pwede mong masabi na ako kapag umabot to sa top 5, pwede mag-game changer tayo eh. Kasi magaling sa communication skills. Alam niya kung paano niya ipapaliwanag yung advocate niya. And then, alam mo na lalaban din. Kanyang pasarela, actually, yung pasarela niya, marunong naman maglakad. Kaya lang, ayun nga lang, hindi pa ganong kapalo katulad ng kay CJ Apiasa or kay Miss Baguio. Siya medyo, ano lang eh, yung tawag dito, tama lang yung timpla ng kanyang pasarela. Pero kung mapapagaling niya pa yan, panalo ang isang Angeline Manto sa competition na to. Plus, ang comment ko lang siguro sa kanya yung styling niya. Kasi ayun, medyo doon siya nagkukulang. Yung parang feeling ko, dapat mag-makeup siya talaga ng pak na pak. Maayusan siya ng pak na pak. Ayun, medyo kulang siya doon. So, dapat yung styling niya, medyo mapag-aralan niya ng maigi. And then, yung makeup niya, dapat talaga mapulido ng maayos. Yung alam mo yun, makuha niya yung tamang timpla na gagawin sa mukha niya para mas ipakita nila o lumutang yung ganda ng isang Angeline Manto. Kasi kung titignan mo, very natural beauty itong si Angeline Manto. Yung ipinapakita niya, very natural. So, mas maganda kung makikitaan natin siya ng glamorosa kasi importante yung sa isang kandidata na lumalahok sa isang ganitong competition katulad ng Miss Universe Philippines kasi mas makikita mo yung talagang tamang angulo, perfect na ayos, ay nako, winner to, di ba? So yon. So ako, Angeline Manto, isa siya sa mga maituturing kong kandidata dito sa Miss Universe Philippines na masasabi ko, silent killer. Medyo nakakatakot kasi marunong din kumuda. And then, marunong at alam niya kung ano yung ginagawa niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kaya matuturing ko tong silent killer sa competition na to. At nakikita naman natin, doon pa lang sa unang challenge nila, bigla na lang siya lumutang doon, di ba? So, ibig sabihin, malaki ang suporta na nakukuha niya sa community. And then, I think, ayun ang isa sa mga magpapanalo sa kanya o magdadala sa kanya dito sa competition ng
semifinalist ng Miss Universe Philippines. And then tingnan natin kung kaya ba niyang kumabog o kaya ba niyang makipagsabayan sa mga frontrunner na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines, katulad nila Pauline Analex, Michelle D, Samantha Panlilio, Manuel Vera. Ayan yung mga matitinding makakalaban niya. Pero nandoon ako na hindi rin imposible na makausad itong Angeline Manto sa competition, kasi meron din siyang sariling bala, at yung bala na yon, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, at alam niya kung paano niya dadalhin to sa entablado ng competition. So yon, so guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito kay Angeline Manto sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines? Tingin ninyo Angeline Manto nga ba ang isa sa mga the one to beat para sa competition ng Miss Universe Philippines? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo about Angeline Manto. So yun, guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta, syempre, na ibinibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam!